Tuloy-tuloy mga kababayan ang sari-saring reactions ng ating mga political leaders sa naging preskon na nauwi sa imagination na pamumugot saka banta na paghukay sa bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. ni Vice President Inday Sara. Ang mga latest mga kababayan na nagpaabot ng mga reactions, si Coco Pimentel nagsalita na rin po, si Senator Cynthia Villar, pati si Bato. Kanina yung Congress, Quadcom, nagpaabot na rin po ng mga reactions. In most of them, parehas yung pananaw sa pananaw natin po na they are actually recommending or suggesting na si Inday po magpa-check up. You see, seek professional advice. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung sari-saring mga reactions ng ating mga political leaders, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atin sa inyo nitong ating mga sponsors, Firmax Framing and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito, Eye Glow Zero mga kababayan, whitening po siya, made in South Korea. Ito naman po, Ningxia Red Mix Fruit Drink, gawa po siya sa goji berry, may anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May grab ka rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Eileen Rosales sa kanyang Eileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga ano, online selling po siya. Oh. Si Madam Eileen Rosales. Cellphone number niya po, 773-798-7816. So balikan natin yung ating kwento mga kababayan. Actually, tagumpay si Inday kung yung ano niya, kung ang objective niya sa pagpa-presscon, i-divert yung attention doon sa investigation ng Kongreso, mga kababayan, sa kanyang confidential funds, anomalous, irregular na paggamit. Nagtagumpay siya doon, pero temporarily lang po na na-divert niya. Kaya lang, yung pag-divert niya ng atensyon ng tao, lalo na nagpasama sa kanya. Yan ang katotohanan niya. Lalo ng ano, sabi nga, from bad to worse. You see? O ngayon, ito yung mga reactions ng mga kalyado niya. Siyempre, si Bato, palibasa, magkakakulay sila. Ganon din ang ugali. Yan sabi ni Bato, basta at least the vice president niya is truthful enough and honest enough to say something na nasa loob niya. Honest lang daw mga kababayan. Kailan naging honest si Inday? Hindi nga nagsasabi ng totoo si Inday tungkol sa paggamit ng confidential funds. Ayaw nga manumpa. Paano naging honest? At siya nga po ang nagsabi na yung honesty is not the best policy. Di daw sinusukat sa pagsisinungaling, pag hindi pagsasabi ng totoo, ang pagpipili ng isang leader. Di ba yun sinabi niya noon? So, ibig sabihin po, honesty is not the policy. Mga baliktad talaga po yung mga pinagsasabi ninyo. Asa ka pa niya, Mr. Marabilla. Sigurado, damay siya. Number 70 na po si Juan sa survey. Si Bato, damay si Amy Marcos. Hanggang ngayon, iniintay ng mga tao kung ano yung reaksyon
matapos na i-desecrate, i-disrespect ni Inday, yung kanyang tatay, gustong hukayin po at ihulog po doon, itapon sa West Philippine Sea. And sabi ni Bato, hindi siya plastic na tao. Kilala natin yan, na prangka na tao yan, hindi plastic. Hindi yan yung political pugi, yung papugi-pugi, politika, pamumulitika, kundi prangka yan na tao. Nanununtok nga yan pag nagalit eh. Yan pa, magsasabi ng katotohanan ng saloobin niya. So parang tuluyan mo ng nilaglag. Bato si, tuluyan ng nilaglag ni Bato, si Inday Sara. So ang ibig sabihin pala ni Bato, yung statement ni Inday na pilit na dinadamage control ng mga propagandista nila, na sabi, hyperbole man lang anya yon, yung pamumugot, gustong tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. So, pag sinanda natin yung paliwanag ni Bato, sinasabi niya rito na talagang gustong tanggalin ni Inday yung ulo ng ating Pangulo. So, confirm nga. So, pag ganyan, may serious threat yung ating Pangulo galing mismo sa Vice Presidente. Sa bagay, dinisignate na niya yung kanyang sarili as in-appoint niya as designated survivor. Pag tinignan po ninyo yung series ng designated survivor, kahindik-hindik po. Ibig sabihin, ubos yung mga officials, siya na lang yung natira as designated survivor. Yun ba ba to ang gusto mong isipin ng ating mga mamamayang Pilipino sa pagsabi mo na honest lang, hindi nagpapapugi at talagang nanununtok? So, dina-justify pa ninyo yung masamang ugali at pagiging violente. Dapat nga na magpaliwanag kayo in Congress at saka sa ICC. So this is a validation, mga kababayan, sa statement po ni Bato. Ano? Parang hinulog lang niya. Yan, prangka yan na tao, hindi plastic. Hindi yan yung political pugi, yung papugi-pugi, politika-politika, kundi prangka yan na tao. Madaling sabi, talagang plano niya. Kasi hindi man talaga siya titigilan ng Congress na nag-presscon kanina. Itutuloy nila yung investigasyon kasi mandato nila ito sa ating mga mamamayang Pilipino. And pinopropose pa nga nila na bicameral investigation, magkasundo yung Congress at saka yung Senado, pag-isay na lang. Yan ang proposal kanina, mga kababayan, sa presscon ng Quadcom. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng mga senador. Nilaglag ng tuluyan ni Bato si Inday. O ngayon, isa pang kakampi ni Inday si Cynthia Villar para makilala ninyo kung sino yung mga isushoot natin sa Iniduro. Di ba? Pag nag-defend mga kababayan sa kanila, ishoot natin sa Iniduro. Ayan o, sabi ni Cynthia Villar, siyempre galit eh. Kung ano-ano ang naisip kasi, galit. I think masyado namang pinoprosecute kaya nagagalit. So siguro yun ang reason doon. Sana magbati na lang para walang problema. Ang unang tanong na Senator Cynthia Villar, bakit sino ba yung nakipag-away? Di ba? Sino yung atake ng atake? Sino yung nanira sa ating Pangulo? Unity? Sino yung nag-resign? Sino yung nag-attempt na ikudita si Martin Romualdez? Sino yung daldal ng mga pananira, pagpapakalat ng polboron video? Sino yung nag-sponsor ng mga naosog rallies na ang intensyon, Marcos resign yung sinisigaw? O kung hindi, i-people power yung ating Pangulong Bongbong at nandun si Inday? Sino? Yan ang tanong natin kay Cynthia Villar. Kaya sablay po itong mga sinasabi ninyo na pinoprosecute. Sino yung nagprosecute sa kanya? Yung hingan siya ng paliwanag ng Congress po sa paggamit ng confidential funds, lalo't naglabasa na po, umalingasaw na eh. Isa pong responsibility, mandato ng ating mga congressmen. Kasi ang public office po is a public trust. May tinatawag na public accountability. You just imagine, yung 15 million na obos, 16 million para sa renta, ng renta ng safe house, hindi nga malaman kung sino yung ibinahay doon. Ang pinakamahal, 250,000 per day. From 45,000 to 245 at 250,000 per day.
iyong pinakamahal na luxury ano resort sa Boracay, 25,000 lang po. So ang gusto ninyong mangyari po, Senator Cynthia Villar, pabayaan lang itong pagwaldas ng pera ng bayan. Pag ganun po yung mindset ninyo, I think bumalik na lang po kayo sa pribadong sektor. Anyway, bilyonaryo naman po kayo. At kahit po galit ang isang tao, pag ikaw ay isang public official, tama yung statement po ni Senate President Chis Escudero, pinipili dapat yung mga pananalita. Sa bagay, kasi po, na videohan din kayo na inaaway, pinagsasalitaan ng masasama yung isang gwardiya. Kaya siguro, sumaklulo ka sa masamang pag-ugali ni Inday. O ngayon, ito yung sabi, yung maganda yung statement po ni Coco Pimentel. Ito, tama ito po. She needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga nasa damdamin niya at isip niya. Yung mga nasabi niya, hindi usual. So siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Yan ang tama pong advice. Hindi yung ikonsinti natin yung ganyong kagimbal-gimbal na statement, mga kababayan, na sabi nga ng mga congressmen, hindi niya nasa tamang pag-iisip ngayon si Inday. It is very, very disturbing. So tama itong recommendation ni Coco Pimentel, professional intervention. Pakinggan natin yung statement, mga kababayan, dito sa report ng Inquirer. Kasi nagulat ako. Akala ko, sabi ko, AI ba ito? Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual yung mga sinabi po ni Vice President Sara Duterte. And to me, it's strange, no, na in the first place na naisip niya yun, tapos binerbalize lang niya. So ako, bilang hindi naman isang dalubhasa sa medical science, ang una kong masasabi kung may mga naririnig akong mga strange is baka kailangan ng mas madunong na tao na kausap or pamilya, no? or close yung friends. Pamilya po, ganun din si Digo. Mas malala pa nga. Hindi mo ilalabas yun sa formal press conference. Well, part lang naman, hindi ko naman pinanood yung 2 hours kasi part lang yung nakita ko yung ano yung ulo, something to do with the ulo, and then something to do sa paghuhukay at itatapon sa West Philippine Sea. Mga ganun, these are unusual amount, actually up to being strange. Naya lang nasabihin ni Coco Pimentel, strange yung sinabi niya. Ang tamang salita po, insane. Mentally deranged lang po ang magsasabi ng ganon. Madaling sabi sa Tagalog, isang baliw, nababaliw lang ang magsasabi ng ganon. Kaya kailangan talaga check up, professional ano intervention. Psychiatrist ang dapat tumingin kay Inday po. Iparihab po kung mahal ninyo si Inday. Pero pag magdi-denial kayo, hindi. Lalo siyang lalala. Pag in-denial po kayo, sabi po ni Congressman Akop, yung outburst ni Inday, nagpapakita lang ng flaw in her character. May problema niya sa kanyang pag-ugali talaga. So sa press conference kanina, sabi po ni Akop, he believes Duterte was overwhelmed by anger. Pag ang tao, a person has too much anger in her, her sense of decency niya is lost, in my opinion. So kailangan ng master po sa anger management. Magsailalim po sa anger management ito pong si Inday. Pag hindi po, baka makadisgrasya po ito. Pag nakadisgrasya siya, lalong problema po. Pakinggan natin si Akop. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay, and you even mentioned kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng, I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency, sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan
at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. Tama. So in the case of the vice president, eh, lumalabas po yung flaw sa kanyang character. Kasi natatalo ng kanyang galit. Parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Madaling sabi, hindi po mag-adjust ang Congress kay Inday. Dahil nagwawala na si Inday, titigil yung Congress. Hindi po, itutuloy nila kasi obligasyon nila yon sa ating mga mamamayang Filipino. So, importante na si Inday, kung may pagmalasakit kayo kay Inday, pabakasyonin na muna ninyo. Lumayo muna siya. Sabi ko nga yung aking advice po, siguro mag-abroad siya. Then seek professional advice abroad kung wala ditong nagugustuhan siya. Mamasyal na muna. Then, kung makakuha sila doon ng magandang rehabilitation facilities, di doon na muna siya. Hanggat hindi pa siya gumagaling, mga kababayan, kasi sa totoo lang, that is, you know, kahit magtanong kayo ng mga psychiatrist, it is, you know, a sign of a mental, ano, mental condition. Kahit hindi po tayo doktor, hindi po yan normal sa isang edukada, lalo sa isang public official. That is actually a display of weakness ng isang tao. Pag ikaw ay magagalitin, that is a weakness. Yung kasabihan po na ang pikon po ay laging talo, totoo po yon. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco bills, PLDT, Aleco bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan, ha? Mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga taga, ano, mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahit po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kasukasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengsha Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Gucci Berry. Yung Gucci Berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.